kapag school break at tapos na ang pasukan, ay syempre panahon na para magsaya, mag-relax at mag-travel. At saan ba ang pinakamagandang lugar para puntahan? Saan pa? E di sa Boracay, ang isa sa best beaches in the world. At ayun na nga, noong July 30 ay nagpunta na kami sa NAIA Terminal 2 para sa aming Boracay trip. First time namin sa NAIA Terminal 2 dahil lahat ng domestic flights ng AirAsia ay doon na. Nagandahan din naman kami sa NAIA Terminal 2. At as usual, ay 2 oras ang aming hinintay bago ang aming nakatakdang flight. Excited kaming lahat kahit pang second time na namin sa Boracay. Hindi kasi namin nasulit ang stay namin last year dahil 3 days lang kami. Maikling araw lang ang 3 days, lalo na kung gusto nyong ma-explore ang isla. Iba pa rin talaga ang feeling kapag sumasakay ng eroplano. Masaya na, may halong ka ba? Siyempre, dahil bihira lang naman kami makasakay ng eroplano, ay picture-picture at video-video muna. Kahit mga clouds ay binidyohan ko na rin. Bawat moment kasi ay memory talaga. At makalipas ang mag-iisang oras ay lumapag na kami sa Catiklan Airport. Maliit pero maganda. Kita ang dagat at sariwa ang hangin. Pagbaba namin ng eroplano ay nagsimulang umambon pero kumuha pa rin ako ng video. Pinatila lang namin sandali ang ulan. Tapos, lumabas na kami ng airport para sumakay ng tricycle. 150 pesos ang bayad dito para sa 2 tao. Dahil 4 kami, ay 300 ang binayaran ko. At ito ang mga video habang nasa tricycle kami. Maugalang sa tricycle at medyo umaambun pa rin. Ganda talaga ng isla ng Boracay. Hinatid kami ng tricycle sa Tabonport. Dito ay kailangan naming mag-register at ipakita ang hotel accommodations pati na ang mga ID namin. Nagbayad din kami ng environmental fee at terminal fee. 850 lahat ang binayaran ko para sa aming 4. After naming magbayad, ay pumunta naman kami sa booth para mag-fill out ng form para sa boat na magtatawid sa amin papuntang Tambisaan Port. Bago makarating ng bangka, ay talagang dadaanan mo ang floating containers kaya dapat mag-ingat. Sa Tambisaan Port naman, ay sumakay kami ng trike papuntang Station 2 kung saan nandoon ang aming accommodation. Ang Amigos Beach Resort. Habang nakasakay sa trike, ay sige pa rin ang kuha ng mga video. Aba, syempre, minsan lang yata kami makapunta ng Boracay. Exciting din talaga kapag DIY o do it yourself kasi bukod sa tipid na, ay malalaman mo talaga ang mga pasikot-sikot ng lugar. So eto na nga kami at nakarating na sa aming tutuluyan, ang Amigos Beach Resort. Kumuha kami ng isang room para sa 4 na tao through Agoda. Ang isang overnight ay nasa 1,900 lang kaya tipid na. Sa room na ito ay may 2 bed, television, refrigerator, aircon at syempre free wifi. Nagpahinga lang kami ng ilang minuto at pagkatapos ay pumunta na kami sa Jasper Stop Silog and Resto para kumain. At dahil hindi naman meal time ay walang gaanong tao sa lugar. Umorder kami ng rice at ulam. Mura ang mga ulam nila dito. Ang isang order ng meat ay nasa 50 to 75 pesos at syempre
mas mura ang gulay. Okay naman ang lasa ng mga ulam. Lasang lutong karinderya naman siya. Wala nga palang aircon ang Jasper's, kaya tsaga-tsaga lang kung hindi masyadong malamig. Ano bang water activities ang ginawa namin sa Boracay? Una ay nag-jet ski kami at pangalawa ay nag-helmet diving naman. Ibang klaseng mga experience na hindi namin malilimutan. Ang karamihan ng mga water activities ng isla ay ginaganap sa Bulabog Beach. May nakausap akong agent at tinawaran ko yung dalawang activities namin. Yan ang name at contact number niya kung sakaling magawi kayo ng Boracay. Pwede niyo siyang kontakin. Madali siyang kausap at nagbibigay ng discount. Very busy ang Bulabog Beach. Ang daming tent kung saan pwede kayong mamili kung anong agency ang makakamura kayo pagdating sa water activities. Punong-puno ng turista ang Bulabog Beach. Picture dito, picture doon. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na kami para dalhin sa laot. Sumakay kami ng speedboat. Ang bilis ng andar. Siyempre, speedboat nga eh. 15 minutes lang dapat ang jet ski namin, pero umabot ng 30 minutes. Yung helmet diving naman ay may guide sa ilalim ng dagat, kaya hindi kayo kakabahan. May maikling seminar muna bago kayo sumalang. Nag-land tour din pala kami at sumakay sa hop-on, hop-off bus. 200 pesos ang bayad sa ticket na unlimited ride for 24 hours. Pinuntahan namin ang Tampisaan Beach, Puka Beach at Keyhole. From end to end ng isla ang napuntahan namin. Sakay rin ng bus ay pinuntahan namin ang pinakamurang samgyupsal sa isla. Ang Pisces and Spices Kitchen na matatagpuan sa Barangay Manok-Manok. Bukod sa samgyupsal ay marami pa kayong pwedeng orderin dito. Ito ang kanilang menu. Mura at masarap. Sulit na sulit. Alam nyo ba na malaki rin ang natipid namin dahil pag dinner time ay sa Andok's Fried Chicken ang tungo namin. Nagustuhan kasi namin ang kanilang fried chicken at mga silog. Yung silog nga pala nila ay may free coffee o hot chocolate. Sulit na rin. Nire-recommend ko sa inyo ang pagkain sa Andok's kung kayo ay magboborakay. Dahil walang free breakfast ang aming accommodation, ay gabi pa lang, bumibili na kami ng mga tinapay, pastries at coffee sa Pan de Boracay, ang bakery na may masarap na mga tinda. At hindi rin siya mahal. Meron silang mga cake, pianono, Spanish bread, pan de coco, hopia at marami pa. Dahil 5 araw kami sa Boracay, ay araw-araw din ang aming swimming sa White Beach. Medyo malakas lang ang mga alon noong nandun kami, pero okay lang, enjoy pa rin dahil sa ganda ng lugar. Sinulit talaga namin ang aming bonding ng 5 araw. Kaya nung time na para bumalik ng Maynila ay medyo nalungkot talaga ako dahil ang sarap talaga magbakasyon sa paraiso ng Boracay.